Ina. Muling nagbabalik po tayo at magandang-magandang umaga sa inyong lahat. Na ang ating pag-uusapan at pagtutulong-tulungan dito sa inyong mga nararamdaman. Na tayo ay dumadain sa ating mahal na Panginoon. Na tayo ay tulungan sa paikot-ikot ng ating mga karamdaman. At ako naman po ay naririto na sumusuporta sa inyo hanggang ako ay nakatatayo. Kaya kung sakali man, sana tayo ay maging karapat-dapat sa Panginoon. Magdadasal po tayo ng kapraso. Mahal naming Ama, kami po ay naririto. Tuwi-tuwi na ay dumadaig po kami sa inyo. Ngayon po namin nalaman na ganito po pala ang buhay. Ganito po palang harapin ang tao para maging tunay na tao sa pagkatao. Kaya kung ako man po ay laging nag-leader sa mga bagay-bagay, sana po bigyan mo pa ako ng magandang pagkakataon na ang mga tao ay magkaroon po ng linaw na pag-iisip sa akin po mga sinasabi. Dahil ako po kaya po tumitindig dito para po makasubaybay sa kanila sa aking nalalabing buhay. Kaya ikaw na po ang bahala sa amin lahat. Lagi po kami nanalangin. Hindi po namin pinawawalan ng bawat oras at sinisika po namin maka-record po sa inyo. Magandang umaga po. Sa ina pala Jesus and Virgin Mary. Amen. Sa umagang ito po ay tatalakayin po natin ay mga bagay-bagay na hindi nyo naiintindihan. Kung ako man po ay sakali at kayo ay nakakarinig sa akin ng makabagong salita, ito po ay pag-aaralan muna ninyo bago ako hatulan. Ang aking pong tatalakayin ngayon ay lalo sa mga paglalagay po ng kuryente sa kapag po up and down at sa lupa. Ngayon po ay nagtatag-ulan, kinakailangan po ito na medyo iiwas po natin at nagkakaroon ng baha. Ngayon, ang gagawin po natin ay isang pagbabago at pag-iisip lalo kung nadadaiti po sa mga katubigan. Kinakailangan po sa mga matataas natin ilalagay at tataas-taasan po natin ang saksakan ng kuryente. Kasi po, marami pong nangyayari ngayon dito na mga daing ng mga tao. Sa daing ng mga tao, sa mga ginawang mga bahay, siyempre po, hindi naiintindihan, hindi naman natin akalain na dumating ang katubigan ganito. Talaga pong pag po bumaba, nagpapatay po ng mga ilaw yung mga konkretong mga bahay. Kasi po, yung palang ilalim noon, kapag sa ilalim nagdadaan, umiinit, para mo may bulkang puputok. Kaya kung ako man ay nagpapabalita ngayon sa umaga, ang aking lahat na nai-encounter, binabalita ko sa tao. Lalo-lalo na yung gumagawa ng bahay. Siyempre, hindi ko na sasabihin mga engineer. Mahirap yun eh. Sa mga gumagawa ng bahay, aking maipapaalala sa inyo, sana huwag kayong maglalagay ng mga kahit na may mga sealed ito, nagkakaroon din ng depekto. Marami kong na-encounter na dumadaing sa akin na sinasabi ang bahay daw nila parang merong multo, may mainit, may magagani. Nang ma-encounter po namin ito, nanggagaling lamang pala ito sa kuryente. Kaya ibinigay ko sa inyo yung mga magpapagawa ng bahay, siyempre hindi nyo na i-encounter ito. Kasi pag itinadaitihan ng tubig, kailangan pag kayo ay may bahang dumadating, papatayin nyo ang switch kasi baka makuryente. At kung maglalagay kayo, huwag kayong maglalagay sa mabababa, bagay itataas nyo na ang saksakan. Ano pa at kay ganda na aking paalala sa inyo sa pagpapagawa ng bahay na kahit na siya konkreto, siguraduhin ninyo, mahirap kasi magtastas. Lalo kung mga hindi ninyo naiintindihan, pumanaw na yung mga gumawa ng bahay ninyo, hindi nyo alam kung saan nyo tatalakayin ang kuryente. Kaya ang aking topic sa bagang ito ay tungkol sa pagpapagawa ng bahay. Kung kayo, kung kayo magpapagawa ng bahay, huwag kayo maglalatag sa ilalim ng sa silong ng mga kuryente, itataas-taas mo na para hindi nyo abutin yung inabot ng mga taong na-encounter ko. Kasi wala kayong magagawa sa akin. Na kahit na ako nasa malayong lugar, dinadaing nila sa akin ang bawat kilabot na nangyayari sa kanilang buhay. Kaya wala akong magagawa. Hindi naman ako lumalakad, pinupuntahan lang ako sa kaya ngayon, ang tangi kong masasabi sa inyo, sa August 19, 2023, ang
double check nyo ang mga kuryente ng bahay. Double check nyo ang saksakan ng ventilador. Ayusin nyo lahat para hindi tayo lumuha. Ito ang inaagapan ko sa buhay ng mga tao. Ha? Magandang umaga muli sa aking balita. Meron pa ako idadagdag na balita. Sabi nga, magbiro daw kayo sa lasing, huwag sa bagong gising. Ipaghalimbawa mo, meron kayong bisita, may mangungutang sa inyo, magpupungas-mungas muna kayo. Kasi kapag kayo ay nabigla, pabigla-bigla kasi ang unang isip ng tao na lugaring sa tulugan. Kaya hindi man gusto, mabilis magdidesisyon. Kaya kinakailangan na bago nyo kausapin ang mga tao pupunta sa inyo, mamamahinga muna kayo, mag-iisip muna kayo, magli-little pray muna kayo. Ang aking mga sinasabi ngayon ay isang makabuluhan sa buhay ng isang tao. Meron pa rin akong isang dagdag na ano dito na paalala. Ngayon, ang tangi kong masasabi sa inyo, ganito pala yan. Kapag ang isang sikreto, dalawa lang ang dapat makakaalam. Pag naging tatlo na, hindi na sikreto. Kaya ang aking masasabi sa inyo, marunong sana kayo magpigil o magkaroon ng self-control dahil para maging maganda ang buhay. At lahat ng ano, iisipin muna bago niyo hatulan. Kakagamitan niyo ng diplomasya na lawak ng kaisipan. Tanong niyo sa akin kung bakit na naman, heto na naman. Dahil ngayon eh, narinig na naman ang mga makikita niyo, nagkalat-kalat ng mga tarpaulin. Ha? Meron na naman na sa darating na mga kandidatuhan ng kapitan at saka kagawad, na andito yan na naman ang hindi magkakaibigan yan. Ha? Pagkatapos ngayon na nagkaganali, nagkalaban-laban, nagkapanik-panik, naku, hindi na naman magkikimbuan. Ang tangay kong paalala yan, iyan eh alaswerte. Hindi pa naman sigurado. Kaya kung sakali man, huwag kayong masyadong maging mainit. Basta ang lagi niyong sasabihin eh, lalaban ako dito, baka sakali. Ha? Kasi kapag ikay karapat-dapat, mananalo ka. Kapag hindi ka karapat-dapat, matatalo ka. Kaya bumabati ako sa buong kapuluan, lalo-lalo sa pagkandidato ng kapitan at mga kagawad. Ha? Dapat ninyong malaman. At may word check ang ibibigay sa inyo. Kapag kayo ay nasa baryo, hindi pa kayo konsihal. Ang ginagamit na konsihal, iyak na konsihal ng bayan. Kaya kung sakali man, ang tatawag nyo lang sa barangay-barangay, kagawad, kapitan. Ngayon, di, pag kayo ay nakarating na ng bayan-bayan, yung halala ng mga mayor, iyan ang konsihal. Kaya inilalagay ko lang kayo sa tamang pagbati. Kasi syempre, dapat nyo malalaman kung ano lang ang kategorian at kalalakayan ninyo. Malayo pa kayo sa konsihal, dadaan pa kayo sa bayan. Ngayon, ang labanang ito ay sa barangay pa lamang. Kung sakali man at ako ay nagbibisita sa inyo, kahit kayo ay nasa malayo, ha? Ngayon, ganito gagawin nyo. Kapag kayo ay kumandidato na ng isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa. Hindi pa rin kayo nanalo. Sa ikatlo, kilala na kayo. Kaya magpakasimple na lang kayo, ha? Alaswerte ang gagawin ninyo, ha? Ngayon, ang mapag-aaralan ninyo na ngayon, ha? Ang gagawin ninyo, tumikas kayong gentleman para kayo ay hangaan. Kasi kung kayo ay lahat ng inuman, makikiinom, lungay-ngay, eh ba't ka kayo maboboto? Kayo rin ang gumagawa, kaya hindi kayo naboboto. Kaya ngayon, medyo talian nyo muna ang inyong sarili at magkaroon kayo ng makabagong makamandag na bagong kilos. Kasi ang tao, pinipigurahan din ang lalapit na iboboto. Eh kung kayo lalapit, eh lagi umiala kayo. Ano magagawa nyo? Hindi kayo makapagpapayo, bagkas makapaglulugmok pa kayo sa tao. Magandang umaga sa inyong lahat. Nananawagan din ako sa mga masyadong maano sa inom. Ngayon, ako si Mother pa rin na nagsasabi sa inyo na medyo tasahin nyo na ngayon ang inom. Tanong nyo sa akin kung bakit. Kasi pag kayo masyadong inom ng inom, ang atay nyo nagkakaroon ng depekto. Kasi ang atay, kinakailangan nyo ni tubig, hindi alak. Iba ang grade ng alak sa atay ng tao. Diyan nagmumula ang tumatay ng dugo, sumusuka ng dugo, umiihi ng dugo. Kaya kung nadidiscovery ko man sa inyo, ang paalala ito, sa araw-araw na ginagawa ko, tanging may kabuluhan ang ating mga pinag-uusapan. Kaya mga ina-ina na naririyan,
ah, hindi masama na ang mga anak niyo medyo bantayan niyo. Kasi siyempre mamahalin niyo ang mga anak ninyo. Lalo yung mari mo, disappoint sa pag-ibig, nahiwalay sa asawa, ay hindi alakan lapat yan. Kung kayo ay nahiwalay sa asawa, lalo yung gawaran ng magandang magandang mga pangyayari sa buhay. Kasi hindi nyo dapat masyadong ibuwala inyong sarili. Wari mo, hibalay kayo sa asawa. Lalo nyo pag iba yun, bakit? Siya lang ba? Gawin nyo yun. Huwag kayo masyadong bubulid sa tawag ng pagmamahal. Talagang ang buhay pala ng tao, ang pakikipaglaban, ay napakarami sa buhay ng tao. Ha? Kaya kung ako man, laging nagpapaalala sa inyo, ang aking mga sinasabi ay may mga laman. Kaya ngayon, yung mga taga-hatol dyan, hindi nyo mga kapanalig, wala kayong masasabi sa akin. Kasi ako umupo dito, ha? Ang masasabi ko sa inyo, itong akin, ha? Bigay pala sa mga taong makikinig. Sa mga taong mga tao na matitigas ang ulo, wala akong pakialam. Dito sinasabi na asikasuhin nyo yung makakaayos sa inyong buhay. Huwag nyo asikasuhin yung kayo ay makakaperhisyo sa kapwa. Ano at tuloy-tuloy ang aking pagbabalita, pitik ng puso para sa tao. Ang pagbating ito ay hindi ninyo makakalimutan. Sa kadahilanan, ako ay ang master ko dito ay ang panggagamot, pagpapayo, para hindi masyadong maraming lumubha ang karamdaman ng tao. Kung sakali man at inuulit-ulit ko sa inyo, iingatan nyo rin nga pala tenga nyo. Ha? Paminsan-minsan, yung palang salamin ng ating tenga, ha? Na natutuyo rin. Kaya, wari mo, mga 2 buwan, ha? Nakaraan, kumuha kayo ng tubig, idasalan ninyo yung tubig na yun, papatakan nyo na 1-2 tenga ang taeng ninyo. Itanong nyo kung bakit. Natitigang pala yun, kaya pala nabubutas, kumakate. Ngayon, kung medyo nakasimsin ng magiging tubig, dahan-dahan na, 1 patak lang hanggang 2. Kaya ito ay maganda para hindi kayo maubusan ng pandinig. Mga kababayan kong minamahal, napakahirap nang mawala ng pandinig. Ha? Bata at saka yung taenga ay iisa. Kaya kung sakali man na ang aking pagpapayo sa inyo ay tuloy-tuloy, dahil ito talagang ipinapasok ko lang sa araw-araw para maintindihan ng mga tao ang lahat ng bagay para sa buhay ng isang tao. Ang aking masasabi sa inyo ay lagi yung pangangalagaan ng mga mata nyo. Nananawagan din ako sa mga new generation na sana kung nasa gabi at maliwanag na ilang, maliwanag pa rin ang cellphone, ha? Medyo naman magtasa kayo. Mahirap paubusan ng lente ng mata. Napakahirap mabulag. Kaya ang aking pananawagan ay isang tawag na pag-iingat para sa mamamayang Pilipino kung paano ang gagawin. Tatalakayin din natin ngayon sa umagang ito ang napakarami ng hindi, ang tawag eh, hindi madumi. Ha? Kinakailangan niya ni asikasuhin yung mabuti. Maglangis kayo, pasakan nyo ang tenga niya, ang puwit nyo ng langis. Heto na, kung sakali mata ko binibisto ko araw-araw, kung wala kayong labatiba, maglagay kayo dito. Bumili kayo ng ganito o bumili kayo sa Mercury. Lagay nyo ng langis ang ganito. Humiga kayo. Busan nyo ng langis sa pit nyo para humilap. Uminom din kayo ng 5 kutsara ng langis para humilap ang tiyan nyo. Pero ang sasabihin ko sa inyo, ang pag-inom ng langis, 5:00 ng umaga, 6:00 kakain na kayo, ha? Huwag yung pababayaan hindi kumain, manginginig kasi kayo. I-follow up nyo ng tubig para maiwasan naman ang taong lumuluha. Sa bagay, hindi nyo alam ang kadirit ng pangyayari ng panahon ng buhay ng tao. Kaya kung sakali man ako, lagi akong hinihigab ng pagpapayo sa inyo, ito ay tawag lamang ng pagmamahal sa akin para pagpapayo sa mga tao. Dahil ito ay masisilip nyo ako sa Facebook at YouTube. Kung sakali man na may mga problema kayo, buksan lamang ninyo yan. At kung sakali man na kayo ay naririyan na hinahanap nyo ang aking number, ito ang number ko. Kung sakali man na nais ninyo akong matawagan, bibabati ako sa lahat ng may mga karamdaman kasi may mga bagay din kayo na dapat itanong sa akin. Hindi ko naman pinipresenta ang aking pagkatao. Ang akin lang ibig sabihin ay kasi ito may mga direksyon. Kaya kung sakali man na kayo ay naririyan at tumatawa kayo sa Facebook, kadalasan hindi ako hindi naman ako nakasasagot, pasensya na kayo. Kasi ang may hawak ng aking cellphone ay 2 kong apo.
Siyempre, marami rin akong ginagawa dito sa bahay. Kaya sana maunawaan nyo. Ngayon, magtsaka kayong tumawag at alaswerte, Elena. Magandang umaga muli sa inyo. Ang pagbati ko sa inyong kinaralagyan. Ngayon, itong gamit na ito, eh ito rin, ay panlalagay din sa puwerta. Yun, ito, lalagay nyo ng langis na hanggang dyan, ilalagay nyo sa matres, ha, sa uterus. Kasi kinakailangan din pala na magkaroon din ng langis. Ngayon lang nyo narinig ito, na aking mga sinasabi. Eh, kasi kung wala kayong perang pampaano ng mga yung ginagamit sa ano, po pwede ito, magpakulo kayo ng tubig, kalahating litro, once a month, ilalagay ninyo. Kasi hindi ninyo alam, pag kayo ginagamit, may mga bakterya doon sa loob. Iyan ang naiipon, magkakaroon ng depression. Kaya kung sakali man, ang gagamitin nyo, huwag naman mapakahat, half cook. Na kalahating litro ng tubig, itapat nyo doon, lagyan nyo ng kalamansi, lagyan nyo ng kalahating mix, bagong paligo kayo, itapat nyo ng 1.5 minutes or 1 minute para na kayo nagpalinis sa hospital. Kasi kung hindi nyo tatalagahin ang buhay, hindi nyo mararating makapagpapapaksmer kayo isang beses lang sa 5 taon. Ngayon, itong aking sinasabi pangkaraniwan ang magagawa ninyo na hindi naman makasasama. Nasa inyo na ang kapabayaan. Patapos na naibalita ko sa inyo ang lahat, alam nyo ba, kapag ito'y ginawa ninyo, ang maliligtas ninyo, hindi dadami ang maoperahan sa suso. Hindi dadami ang maoperahan sa matres. Hindi dadami ang maoperahan sa buwa. Hindi dadami ang makakaroon ng diabetes. Kasi nalilinis ninyo ang bakterya sa loob. Iyan lamang ang laso ng katawan ng tao. Inuulit ko sa inyo tuwi-tuwi na kasi para akong nagbabalita sa inyo. Kasi kapag hindi nyo inayos ang inyong mga pangangatawan, ano mangyayari sa inyo? Puro kayo dialysis. O, lalo yung mga lalaki na walang loving partner na hindi maihi. Iyan, pwede nyo gamitin ito. Pagsikapan nyo ito. Ha? Pagkatapos nyo, pag pinagsikapan nyo yan, pag-aralan nyo kung paano uminom ng dahon bayabas, uminom ng dahon ng kamyas, maggumawa kayo ng kaping bigas, huwag nyo masyadong idaiti sa iniinom nyo na yung nakapak na kape. Malakas makadiabetes yan. Naiipon yan sa atay. Kaya kung sakali man na araw-araw, naririto ako na naghahatid ako ng maririing balita na makabuluhan. Hindi kayo dapat magkaroon ng sakit sa atay. Hindi dapat mamaga ang atay ninyo. Ha? Itong mga iniinom na dyan, naiipon to, parang arkansya yan, ang tawag yan. Kaya maiiwasan nyo ang bato sa atay. Kapag kayo inom ng kape na hinakapak, nag-isip, iminom, naiipon yan. Kaya kung sakali man sinabi ko sa inyo sa umagang ito, tuloy-tuloy ang aking pagbabalita. Hindi na ako magdidikta. Basta sa tinagal-tagal na ng ating pag-uusap, kinakailangan na yan. Kung meron kayong masasagap, bahala na kayo. Ha? Ito rin ang pariwanag ko sa mga rashes. Ha? Ang rashes, apakatagal gamutin, pero pag ito ginamit nyo, sigurado kayo. Pag kayo naka-anim na bag nito, 2 beses, mawawala ang rashes nyo. Matutuyo ang sugat nyo. Kaya kayo mga may diabetes, nananawagan ako sa inyo, ha? Gamitin nyo ito nang hindi kayo lumuha sa mga napuputol na mga paadyan, napuputol na mga daliri. Nilalus ko ngayon sa araw na ito ang pagbabalita. Kasi kinakailangan, kung kayo may nakikinig at nagbubukas kayo ng Facebook, kinakailangan masulit ang inyong mga pinakikinggan doon. Kaya binabati ko kayo ng isang maligayang umaga. Maraming salamat sa inyo, sa mga nagpa-follow up sa akin. Makinig kayo at hindi kayo madidihado. Maganda ang mararating ninyo. Ngayon ninyo malalaman na ang pag-iingat ng ating katawan nasa sa inyo din. Hindi yung basta meron lang kayong takbo na ng takbo. Napakabigat mga kasama. Kaya kinakailangan kayo
matuto kayong dumiskarte sa inyong mga karamdaman sa aking mga pinaliwanag. Kagaya ko wari mo, hindi nyo maitan. Galawin nyo ng galawin yan. Tignan nyo yung mapa ng ano, yung ugat. Ha? Gaganyan ninyo. Ganyan kayo. Hindi yung tatawag pa kayo. Meron nga pala akong ibabalita sa inyo, hiyahabol di bol ng mother pa rin. Pag kayo nagpapagupit, huwag niyong pagaganyan yung ulo ninyo. Kapag ginanyan niyo yan, alam niyo, ang kauuwi niyo bukas makalawa, mai-stroke kayo. Kaya ang aking pananawagan, eh hindi makasasama sa buong mundo. Kasi yung mga barbero na masyadong may pakite, hindi kasama yun sa gupit. Nananawagan ako sa inyo, nakakaperhisyo kayo. Kaya kinakailangan na itimalaman ninyo na ang leeg ng tao hindi dapat pinag-iikot, pinatutunog. Nagkakaroon ng diferensya yan sa hanggang number 5 na spinal, nagkakaroon sa ulo yan. Ha? Hindi akala mo kayo magaling na magaling sa pagkaganon. Wala sa libro niyan, ito napakadelikwente. O sige, maraming salamat. At bukas muli, narito ang mother pa rin hanggang ako ay nakapagsasalita. Pumapalakpak ako sa inyo na kayo ay mahal ko. Ewan ko lang po kayo ay nagmamahal sa isang katulad ko na kayo, ha? Sa hanggang sa labi ng aking hukay ng buhay. Hanggang aking nakapagsasalita, maipagbilig ko sa inyong lahat ang aking sinasabi. Nagmamahal ako sa lahat ng nagpa-follow up sa akin. Tumawag kayo, ito lang ako. Maraming salamat. Diyos na ang bahala. Bye-bye.